Bukod sa asukal at asin, nagkukulang na rin ang supply ng kamote, kaya tumaas na ang presyo nito. Ang paliwanag dyan ng Department of Agriculture sa pagsaksi ni Joseph Moro. French fries bakamo, ang pandapat dyan ng mga Pinoy kamote fries. Prinito rin at pinatamis pa ng asukal. Ito pa yung hanap ng mga trabahador. Ginagawa na po nilang almusal, merienda. Tapos pag-uwi naman po, ginagawa po nilang hapunan. Sa isang tindahan, 30 to 35 pesos ang isang cup ng kamote fries. Merienda lang, pang dessert. Medyo ano lang siya, taas ng konti. Sabi ng tindera si Marivic, para sa kanilang kamote fries, nakaka 50 kilos sila ng kamote sa isang araw. Iba na raw ngayon. Nagtataas yung presyo ng kamote ngayon, kaya sakto lang po yung binibili namin. Sa isang tindahan ng kamote sa Balintawak Market, 45 pesos na ngayon. Ang kada kilo ng kamoteng dati, 25 to 30 pesos. Konti lang po dumarating ngayon eh. Ayon sa mga nagtitinda ng kamote, Agosto nila simulang naramdaman na dumadalang ang supply ng kamote dito sa palengke. Kaya naman ang mga presyo nito, nagtaas na rin. Sa isa pang tindahan, tumaas ng 10 to 25 pesos ang kada kilo ng kamote, depende sa klase. Nangangamote raw sila sa supply dahil sa pag-ulan at bagyo nitong mga nakaraang buwan. Karamihan po ng kamote namin po, nalulusaw. Namalit na sir eh, kasaka maraming tama. Ang branch ng isang restaurant na specialty ang kamote chips, tigil operasyon muna mula bukas hanggang August 28. Kulang din daw ang supply nila ng kamote dahil sa tag-ulan. Nagsimula ngang bumaba ang supply ng kamote noong Hulyo, sabi ng Department of Agriculture. Hindi masyadong lalaki ang kamote sa tag-ulan. Siya ngayon tag-uram, kulang yan, talagang kulang. Karaniwang galing daw ang mga kamote sa Northern at Central Luzon at Southern Tagalog. Tinamaan ng Bagyong Florita ang Northern Luzon. Pinakokolekta ni Undersecretary Domingo Panganiban sa Bureau of Plant Industry ang datos ng pagliit ng supply ng kamote. Sa nakalap na datos ng GMA News Research noong January to June, tumaas ng 1.9% ang produksyon ng kamote kumpara sa parehong panahon ng isang taon. Pero karaniwang bumababa pagsapit ng July hanggang September base sa datos ng 2020 at 2021. Ang good news, tingin ng Agriculture Department, pansamantala lamang ang mataas na presyo ng kamote. Medyo kakaunti ngayon, pero pagdating na ng October, November, December, hindi na apektado yan dahil lalaki na. At least mumura na yan. Nagmahal din ng asin sa Commonwealth Market sa Quezon City, 13 pesos na ang kilo nito mula sa 10 piso noong isang buwan. Ang imported na iodized salt, 20 pesos na mula sa 12 pesos. Sabi raw ng kanilang supplier, magmamahal pa. Bakit daw? Hindi po namin, hindi na po sinabi. Yun lang sabi niya, tataas po. Ayon kay Minando Clara, isang salt farmer, dahil daw sa tag-ulan, kaya walang produksyon ngayon ng asin at kumonti na ang mga asinan dahil lumiit na ang mga lupang pwedeng gamitin. Mga ilang asinan po dati meron tayo? Ay, mga 20 mahigit. 20 mahigit. Ngayon po ilan na lang natin Sabi ng ilang gumagawa ng asin sa Barangay Alacan sa San Fabian, Pangasinan, ang produksyon nilang 200 sako kada linggo noong Hunyo, nasa 100 sako na lamang daw ngayon. Wala, stop production ba? Kasi wala po tayong pangluto eh. Mga ganitong buwan talaga, yung July, August, September. Sa Sorsogon, apektado rin ang taas presyo ng asin ng kabuhayan ng mga nagpapatuyo ng isda. Kinukunan pa namin ng bagong pahayag ng Department of Agriculture, pero dati nang sinabi ni Undersecretary Panganiban na wala silang nakikitang pagtaas ng presyo ng asin. Ang kulang aniya ay common salt na ginagamit na fertilizer, kaya kakailanganin daw mag-import ng asin. Napabayaan din daw ang salt industry ayon kay dating Agriculture Undersecretary Fermin Adriano. Nang ipasaraw ang asin law na kailangan maging iodized ang asin, marami sa mga salt farmer ay hindi kinaya ang puhunan para sa kinakailangan teknolohiya. We did not invest properly and there is this law that prevented us from producing just the ordinary salt. So we're importing more than 90%. Sa datos mula sa UN Comtrade Database noong 2021, umabot sa $34.6 million ang halaga ng inangkat nating asin. Ang in-export nating asin mahigit $200,000 lamang. Ayon sa 2018 Census of Philippine Business and Industry ng Philippine Statistics Authority, kumaunti na rin ang mga nagnenegosyo ng asin. Mula 26 establishments noong 2012, 18 na lamang daw noong 2018. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.
Mga kaigang, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga Kapuso Abroad naman. Maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.